biyag ni Lamang, isang epiko ng mga Ilocano. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybayin ng ilog na Gilyan sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongon. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongon, nilusob ng tribo ng Ikurot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Ikurot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Ikurot. Isinilang ni Namongon ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. At siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong at ninang. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Ikurot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Baon niya rin ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Ikurot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga Ikurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Ikurot. Pinauwi ng mga Ikurot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghamon ay narinig ng marami, kaya dumating ang maraming Ikurot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Ngunit, hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Ikurot, si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging, habang pinagpapapatay niya ang mga kalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa Pampang. Matapos mamahinga ay gumanyak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa 7 bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At dahil doon, napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines,
kung magbibigay silamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Nainis. Nagpadala silamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at silamang ay ikinasal sa Marangya at Maringal na simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, kailangang manghuli silamang ng mga isdang rarang. Nakita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya daw ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbilin ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang at tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Wakas! At iyan ang kwento ni Lamang. Nawa ay nagustuhan nyo ito at marami kayong natutunan mula sa kanyang karanasan. Huwag mo rin kakalimutan mag-like, comment at subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento at bagong video lesson na ating ilalabas. Maraming salamat!